Mga kababayan, hindi natin pinalampas ang pagkakataong mapanood ang interview ni Vice President Lenny Robredo kay Tito Boy Abunda para malaman din natin kung paano niya sasagutin ang mga tanong sa kanya. Hindi natin pwedeng maikaila ang tila inis ni Lenny Robredo sa pagsagot sa mga tanong na bakit hindi niya dapat iboto ang kanyang mga kalaban. Narito, basahin natin ang kanyang sagot. Bakit hindi dapat iboto si ex-Senator Bongwar Marcos? Ang sagot niya, number one, sinungaling. Pangalawa, in the difficult moments, hindi siya nagpapakita. Pangalawa, bakit hindi dapat iboto si Mayor Isko Moreno? Ang sagot niya, hindi klaro yung paninindigan sa maraming bagay. E doon naman kay Senator Ping Lacson, maraming salita pero kulang sa on the ground na gawa. Eh bakit hindi dapat iboto si Senator Pacquiao? Ito malungkot ito, boy. Pero yung kabutihan ng loob kasi sa atin, hindi sapat. Sa tanong na bakit ikaw ang dapat na iboto, itong kanyang sagot. Ako, boy, pinakita ko nitong crisis na ito and many other crises in the past na ang mga babaeng leader nagsha-shine during crisis. Ang pinakita ko iyan. And pinakita ko yan sa maraming trabaho namin dito sa OVP. Marami kaming mga crisis na nalagpasan with flying colors. Ala, basahin naman natin ang mga comments ng mga netizen sa YouTube channel ni Boy Abunda pagkatapos ng interview niya kay Lenny Robredo. That's why we need a leader who stands for unity. Kung pagsama-samahin lang lahat iyong magandang hangarin ng mga tumatakbong presidente na makakabuti sa bansa, malamang malayo na ang kalalagyan ng Pilipinas kesa magbatuhan ng nakaraan. Philippines need a true leader, hindi mapanira, hindi mapanghusga, yung tunay na nakikinig kahit anong kulay ka pa. So help us God. Samantala, ayon pa rin sa isang commentator, itong kanyang sinabi, my root for BBM is getting stronger by the day after watching these interviews. Kudos to you still, Kuya Boy Abunda. Samantala, tumatak naman sa isang Pilipino ang sinabi ni Bongbong Marcos na unity. Ganito ang kanyang comment, I watched previous interview and as Bongbong said, unity and avoid negativity. Now I want also to hear other candidates and be responsible to know more other candidates without bias. Kudos to this program. Samantala, narito naman ang isang comment ng isa nating kababayan tungkol sa way ng pagsagot ni Lenny Robredo sa mga katanungan. Ganito ang kanyang comment. Answered indirectly to all questions that boy had to bat in many times to stay in topic. She's trying too hard to impress. Smiling all the time won't give your words more substance. Insulted the other candidates, yet the first two, Ping and BBM, didn't say anything bad to the other candidates. This is a big disappointment and pretty much shows her real colors. Samantala, narito naman ang comment ng isang undecided voter. Ganito ang kanyang sinabi. Undecided voter ako before, but after watching this interview, I decided to vote BBM. The way he answered questions is more on point and specific. Respect everyone, guys. Anyway, still good job, Vice President. Narito naman ang comment ng isang BBM supporter. As a fellow BBM supporter, I'm listening to what VP Lenny answered in her interview and I respected her opinion and the warm support of her followers. I hope Kakampings also respect our decision to fully support BBM as our next president. Let us disregard any trolls coming from each side of this continuous conflict and focus on supporting the presidential aspirant that you want to support. Thank you. Samantala, muli na naman nagreklamo ang mga kakamping sa Twitter at kanito ang kanilang reklamo ayon sa isang Twitter account. Boy Abunda, kung inputs mo, dami mong kuda. Kasama sa timer, kung gusto mo pala ng interview with VP Lenny, sana di mo na tinaymiran. Nagchikahan na lang kayo. Lenny, angat sa lahat. Sorry, I tried very hard to be objective about this, but it is undeniable that Boy Abunda is interrupting and forcefully probing Lenny Robredo more than he did Ping Lacson and Bongbong Marcos. Narito pa ang ilang tweets na inis kay Boy Abunda. Baka umangat ng interviewee,
Takot siya sa mga amo niyang Dynasty Twins, Abunda Bias, Lenny for President 2022, Lenny Robredo 2022, Lenny ang angat sa lahat, Lenny Kiko 2022. Ito pa yung isa, itong kanyang tweets. Tito Boy, you supposed to interview her, not having debate with her. Her points are all clear and we audience are getting all her sentiments. Ikaw lang hindi nakagets. At ayon naman sa isang netizens na hindi mapigilan na baka daw siya ay maloka, ito ang kanyang tweet. Nakakaloka, di pa tapos magsalita si VP Lenny, may follow-up question na agad. Naiinis na ako kay Tito Boy. Singit na singit, imbis na sumagot muna si Lenny, nauubos yung oras kapapollow-up ng mga questions. Ito naman yung isa, VP Lenny be like, sige ikaw na lang. In the span of 5 minutes, 3 minutes of that napupunta lang sa tanong at paikisabat ni Boy. Dapat hinahayaan ni Tito Boy magsalita si Madam Lenny. May timer pa naman, ubos oras. I'm here for zealous TV personalities, journos calling Boy Abunda out. Damn, Boy Abunda, flop era indeed. Around 4:30, magsisimula ng monologue si Boy para tapos na time ni VP Lenny. Lol. Boy, pabibo ka, alam mo, nang mag-research na nag-research ka dyan sa tanong mo, akala mo matalino ka na, no? In every 5 minutes time, half of it is for VP Lenny's explanation and the other half is for Tito Boy's interruption. Thank God, VP knows how to handle it. Tito Boy, ano ba? Halata na masyado, oy. Pag-explainin mo pa ng maayos si Vice President Lenny, kuda, 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 interrupt pa po. Dami mo energy ngayon, ha? Mga kababayan, ang interview na ito ni Boy Abunda kay Lenny ay maraming pinatunayan. Pinatunayan ito na si Lenny Robredo ay puno ng puot at galit maging ang kanyang mga followers. Sana ay dumating ang time na tuluyan ng maghilom ang sugat at magkaisa na ang mga Pilipino. Magkaiba man ang kulay ng ating paniniwala sa politika, maging pula ka man, dilaw o kulay pink. Ito ay isang wake-up call na ang humility ay isang magandang values. Hindi natin kailangang siraan ang isang tao at sabiyang sinungaling ito kung ikaw sa sarili mo ay madami ding sablay na ginawang kasinungalingan. Ang kababaang loob na marahil ang isang pag-uugaling na kalimutan ng mga Pilipino na taglayin dahil nasanay tayong mag-away-away. Marahil ay panahon na para yakapin natin ang isa't isa at itigil na ang pataasan ng ihi dahil hindi natin alam lalo lang magiging kalawang ang ating bayan. Ang Pilipinas ay napakaganda at napakasarap ipagyabang. Si Bongbong Marcos ay marahil mahina at duwag sa paningin ng mga kakampings dahil hindi naman niya kailangang makipag-away sa inyo dahil ang mga Pilipino ay mahal niya, dilawan ka man o kakampings. Mahal ka ni BBM.